Yo, what's up mga ka-review? Nandito ako ulit, nagbabalik ano, at meron tayong tanggap na Asus laptop. Ang model niya is 407M and ang problem niya is need a reformat kasi nag-automatic repair. And dito po makikita niyo kung paano ko siya ginagawa sa pagre-reformat mga ka-review. So tara, samahan mo ako. Intro. Gagawin po natin, on natin yung unit, then press F2. So yan, ito po yung lalabas niya. So makikita natin dito is yan, hard drive and storage. And andito po yung Windows boot. So punta tayo po sa advanced F7 and boot. Ayan, makikita po natin yung boot 1 is yung ating hard drive. Tama po ba? Medyo mula po. So, lapit ko ha. Ayan. Ayan po. Ano ko na lang. Yung boot 1 natin is hard drive. And boot 2 natin is ito yung OS natin. So, ang gagawin natin dyan, click po natin itong nasa ibabaw. Then, select natin yung USB OS natin. Then, ipapangalawa natin yung hard drive natin. Ganun lang mga ka-review. And then after nyan, press F10. Then okay. Then magre-reset yung laptop. After nyan mag-reset ang laptop, maglo-loading po yan dito, then lalabas to. So antayin natin na mag-start up. Ang settings po nung paggawa ko ng aking OS sa USB is gumamit ako ng ROPUS. And then after ng ROPUS, nakasetting sa ROPUS ng GPT UFI partition. So ayan, naglo-loading na po siya. So ang ginagawa ko dito para mabilis siya, tinatanggal ko then binabalik ko yung USB. Diba? So, andito na tayo sa configuration. Click natin format currency, time format currency. So, hanapin natin si yun, English Philippines. Siyempre, taga Pilipinas po tayo. Hindi naman tayo taga London, hindi rin tayo taga America, hindi rin tayo taga Singapore. Pilipinas po ang pipiliin natin. Kung kayo'y nasa Pilipinas. And then after, next natin. Then, install. So, hayaan mag-start yung unit. Yan mga ka-review, kung makikita nyo, yan, dalawang laptop, meron pa tayo nakaabang na isa. So, yan, lumabas na yung lagyan ng check yung accept, license term, and next. Then punta sa custom Windows, custom install Windows only. Then i-delete nyo na lang lahat kung gusto nyo i-delete. Depende sa inyo kung ano man yung trip nyo. Tayo kasi para maging clean siya, binubura ko na lang lahat siya. Bahala na si Batman kumbaga. Joke lang. Hindi, kailangan i-clean nyo po lahat para maging malinis yung inyong hard drive. Ngayon, kung meron kayong backup, kunwari may mga files kayo dun sa drive D, ang gawin nyo, huwag nyo na isama yon. Or ang gawin nyo, ilipat nyo sa hard drive na clean. Then, click nyo lang yung new, then
apply, then okay. Yan, lalabas tatlo. And then hindi na ako nagpa-partition pag ganito. So ayan. And then ang gagawin natin diyan is continue. So ayan, antayin natin matapos 'yan mga ka-review kasi magre-reformat 'yan, mag-install 'yan. Thank you.
natin yung find. Yan, then accept lang. Set tayo.
tayo dito sa HP. O laptop yung gawa natin yan. Naman yung isang ginagawa natin. Ayan. Same sila. So, eto, patapos na. Yung isa. Sisimula pa lang. Na mga ka-review, natapos na ang simpleng pang format ng laptop. So ayan po, sana ay nakatulong o makatulong man itong video sa inyo. Sundan nyo lang po Tagalog version kung paano mag-format ng laptop. And sa mga ibang brand din, pag may tanggap tayo, bibidyoan din natin yun. So hanggang dito na lang yung video ko about dito sa repair na to. Peace out.